at si Tatay Digong ang ibalik, sabay maraming matutuwa dyan. Si Tatay Digong, attorney naman eh. At talagang alam niya ang batas. So, napakaganda na tumakbo siya. Para mapangalagaan ang bayan natin, kailangan may alam sa batas. Hindi yung buto na lang tayo na buto. Hindi naman, wala naman background sa, hindi naman attorney, walang alam sa batas. Binubuto ng ating mga kababayan. Sana matuto tayo na ilagay natin sa pwesto yung alam nila ang kanilang trabaho. Abay, napakaganda ng pamumuno ng ating presidente. Dito lamang sa Pilipinas ay medyo nagkalma ang druga at yung mga masasama ay naglaylo. Ngayon, balikan na naman. Oh. Nung panahon ng ating mahal na former president ay wala pong ganung mga krimen na nag-exist. So, dapat talaga yung mapagsik na pangulo ang dapat magpo. Ay, yung mga naniniraya, may mga agenda silang mga lihim, no? So, sana titingnan na lang nila sa performance ng tao. So, kasi yung iba, yung mga personal ambition nila, sinisira nila yung pagkataon ng mga Duterte para meron silang tinatawag na lihim na agenda, maring tatakbo sila sa politika o tinatawag na laboring, yung karibal ba? Karibal sa politika. So, sa position, ganun. So, ilan yan sa mga strategic nila para masira ang political career ng mga Duterte. When it comes to yung sinasabi nilang confidential fund, yes, sir. Bakit naman nilang pilitin ang tao na sabihin yan? Tinawag na confidential eh. Hi po, sir. Magandang hapon po. Sir, pwede ba mag-survey sa inyo, sir, na kaya tungkol kay Tatay Digong, kay President Duterte? Kung sakali po, ito sir, kung halimbawa election ngayon, natatagpong senator si Tatay Digong, susuportan po ba natin? Oo naman. Parang maging matino ang bayan natin eh. Parang talagang disiplinado. Pag si Tatay Digong ang ibalik, sabay maraming matutuwa dyan. Dahil magamit siya ng talagang disiplin sa mga, lalo na sa mga nangyayaring krimen, si Tatay Digong ang maasahan natin. Okay ako na tumakbo siya. Tatakbo ba talaga siyang presidente? Ano bang tatakbuin niya? Kung halimbawa lang po, sir, senator. Senator, okay rin. Dahil si Tatay Digong, attorney naman eh. At talagang alam niya ang batas. So, napakaganda na tumakbo siya. Tinatawag natin senador at para mapangalagaan ang bayan natin. Yan naman ang purpose natin. Kailangan may alam sa batas. Hindi yung buto na lang tayo na buto. Hindi naman, wala naman background sa hindi naman attorney, walang alam sa batas. Binubuto ng ating mga kababayan. Sana matuto tayo na ilagay natin sa pwesto yung alam nila ang kanilang trabaho. Marunong sila magbalangkas ng batas, marunong magpatakbo ng ating bansa. Yun lang po. At talagang buto ako na tatakbo siya kahit na presidente o senador. Basta kahit sa presidente. Mas okay kung presidente pa eh. Oo, sana ma-repikisa yung ating sa tinatawag na saligang batas na yan maamindahan na yan ay mabago na yung mga sistema. Bakit na kaya pa naman ng tao mamuno? Bakit na nagkaroon ng ganung mga batas? Dapat lang repikasuhin yan, no? Ayusin yung batas natin. Oo. So sir, anong masabi niyo po nung presidente pa si Tatay Digong sa kanya pamumuno? Maganda po ba? Abay, napakaganda ng pamumuno ng ating presidente. Dito lamang sa Pilipinas ay medyo nagkalma ang druga at yung mga masasama ay naglaylo. Ngayon, balikan na naman, no? Kung makailan lang, may hold up sa parts lang Cubao, di ba? Santa Rosa. Oo. So, yung panahon ng ating mahal na former president ay wala pong ganung mga krimen na nag-exist. So, dapat talaga yung mapagsik na pangulo ang dapat magpo.
na ma-disiplina ang ating mga kababayang mga masasama. Okay? So doon sir, sa mga naninira sa mga Duterte, lalo na kay Tatay Digong at siyempre kay VP Inday Sara Duterte, ano pong masabi niyo sir? Eh yung mga naninira, yung may mga agenda silang mga lihim, no? So sana titingnan na lang nila sa performance ng tao. So kasi yung iba, yung mga personal ambition nila, sinisira nila yung pagkataon ng mga Duterte para meron silang tinatawag na lihim na agenda. Maring katakbo sila sa politika o tinatawag na laboring, yung karibal ba? Karibal sa politika. So, sa position, ganun. So, ilan yan sa mga strategic nila para masira ang political career ng mga Duterte. So, yung mga binabato nila niyan, sa kanila din . Kung anong bato nila, nagbabanda sa kanila. Oh, mga tumitira sa Pangulong Duterte, bumabalik sa kanila yung kanilang tinitira nila si Duterte, si Inday Sara, sila naman talagang ano rin. Ha? Meron naman silang leakage, kumbaga sa ano, may leakage din sila. Sabi nga ng Biblia, bago mo punain yung iba, yung sarili muna natin ang pag-aralan natin kung yan ba ay yung pagpuna natin, wala tayong dungis. So yun lang po ang masasabi ko. So kasi nakikita na sa mga balita, nag-umpisa yung pahinira nila kay VP Inday nung doon sa confidential fund. Tapos ito naman kay Tatay Digong, pag-suspendi sa kanyang programa sa SMNI. When it comes to yung sinasabi nilang confidential fund, yes, sir. Bakit naman nilang pilitin ang tao na sabihin yan? Tinawag na confidential sikreto So, alam po yan, wala silang karapatan na investigahan yan at palabasin na ganun kasi confidential nga. So, nakalaan yun sa mga pang-gobyerno ng mga project. At yan, alam ko naman si Inday Sara ay napaka talino din na babae at may experience na rin yan sa politika. Naging mayor at marami. So yung kuwan na yan, hindi pwede siyang hindi magsalita. Pwede niya sabihin niya kung saan yung kasi nga, confidential fund. Bakit ko naman sabihin niya, budget niya yan sa confidential ayos hindi sa attorney niya, di ba? Kaya may lusot ang ating manok na si Inday Sara kasi hindi pwedeng isiwalat yan dahil nga confidential fund. Kung saan yan inilagay o saan yan ipinraject, confidential nga. So, wala kahit sa saan siya ipatawag, pwede siyang tahimik lang siya, no? Hindi siya magsasalita, pwede. Sir, yung sa ano po, sa pag-suspendi sa programa ni Tatay Digong sa SMNI, pati yung SMNI yung sinuspendi rin. Yan naman sana ang hindi maganda kasi yan media yan parang pinag-initan lang ito ang SMNI dahil kaibigan si Duterte, dapat maging patas, hindi sila bias, no? Maging fair sila sa media kasi yung SMNI, yan naman yung media At yan dapat hindi pinapakailaman ng gobyerno kasi spirit state ng gobyerno ang religious tinatawag na practice, no? Yung mga religious group ay mayroon pong pagkaalam ko may batas na spirited sila sa pang-gobyerno. So, hindi dapat sila parang inaano sila ngayon no? Pating media nadadama yun. So, hindi maganda. Hindi maganda sa mundo yan dahil parang kinukontrol na nila, no? Tinatawag kanilang minamanopoly ang media.
So dapat maging malaya. Eh kung ano kung doon si Duterte nagsalita sa Isiminay, wala masama media yan eh. Tapos inaano nila, na balak nilang imbestigan si si Duterte, si Apulo Kibuloy. Si Apulo Kibuloy napaka man of God yan, no? At pagdating naman sa reliyon, kahit anong sabihin mo, ideklara mo, religious ano yan eh. Yan tinatawag na spiritual belief, spiritual mission. So, kahit sino pwede magsalita, magkilala, ako'y sinugo ng Diyos, ako'y ginamit ng Diyos, pwede. Lahat ng mga leader ng reliyon, pwede sila magdeklara na sabi niya, nasa akin ang Diyos. Nananahan sa akin ang Diyos, akong inutusan ng Diyos. Ako na ngayon ang kapalit ni Kristo. Ako na si Kristo ngayon. Lahat yan, i-open sa lahat yan. Kasi religious belief. So, faith yan, yung tinatawag na paniniwala. Sa paniniwala kasi ng tao, hindi lahat tayo pero pareho na paniniwala. So, may freedom of faith tayo. Kung ano ang doktrina ng ibang reliyon, wala tayong magawa kasi yan religious belief. So, yun. Sa ngayon, sir, ano pong masasabi niyo sa ating kasalukuyang administrasyon sa aking sa ating PBBM? Sa nakaupo ngayon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, napakaganda naman at peaceful naman ang gobyerno, walang si Bongbong naman, nakita ko maraming friendly siya at maraming mga nagdudonate sa ating mga sa ating military defense, ating Philippine Sea. Dito saan, okay naman, magandang performance naman ni Bongbong Marcos. Napakaganda naman, napaka decent ang kanyang gobyerno, no? Kung siya ngayon, iba lang yung mga kabinete, yung mga nakakasira sa kanya. Yung parang inuupos niya, yung mga ina-atake niya yung mga kaibigan ni Bongbong. Pero alam ko niyan, si Bongbong at saka Duterte family, very close yan. At mayroon niyang tinatawag na talagang parang family talk. Mayroon niyang mga pang-pamilya na pag-uusap na maayos ang bansa natin. At yan, i-recycle lang nila yan, no? Para hindi magkaroon ng lapse ang Marcos Duterte. So, ang pagkakaalam ko, talagang ano na yan, no? Pagkatapos ni Bongbong, si Inday Sara naman. Pagkatapos ni Inday Sara, si Ate Aimee naman. So, alam ko, yan ang na-visualize ko, ha? Sa aking pananaw, na malalim ang dialogue nila dyan. So, yan ang prediction ko na pagkatapos ni Bongbong, si Inday Sara. Pagkatapos ni Inday Sara, si Aimee naman. So, ito'y magkaroon lamang ito ng para pag-unlad sa ating bansa. Baga sir, parang continuation. Oo, continuation lang. At saka parang nag-pamilya, isa ng pamilya talaga ang mga Pilipino. Magkapamilya na talaga na naalagaan sila. Para baga mayroon tayong strong leadership, no, sa two families na yan, sa dalawang pamilya. So yun lang. Yes, sir, baka may mensahe ka po kay Tatay Digong. Aba, Tatay Digong, okay ka. At sana yung iyong ninanais na makabalik ka sa anumang party ng politika, full support kami dito sa iyo. At handa kaming ikumpanya ka muli. Oo, Tatay Digong, at magpalakas lang kayo. At alam ko naman na healthy pa kayo, physical fit pa kayo, at kayang-kaya nyo pa. At sa kayo Inday Sara din, huwag mong pansinin ang mga naninira sa'yo. Patuloy ka lang, talagang trabaho lang ika, at walang personalan. Huwag mong pansinin yung mga naninira sa'yo dahil ganun talaga ang politika. Mayroong siraan,
Pero hindi ka naman nila masisira eh. Dahil ang pundasyon ng iyong ama ay talagang napakalakas at matibay na ito'y dapat tularan ng mga leader ng ating bansa. Alright, maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po. God bless you. So ito po ang binili, ibig sabihin, Jusent Nation, Saved and Restored sa English. So yun po ang God's government begins its role. So yun po ay dito po nakikita natin ang tinatawag na spirito ng Panginoon ay dito po ay nakapokus kumbaga dito sa grupong ito. Narito ang espiritu ng Panginoon. So yan po ang tinawag na pinasauli, no? Sinasauli yan ang mga pinili na naso, ibig sabihin bansa. So ito po ang katuparan ng Pilipinas sa panahon natin ngayon. So ito yan ang panamit. At ang aming pinakapinuno dito ay si Saint Paulino Ongkoy Samura Agapay, na siya po ang pinupuspos ng Espiritu ng Diyos, naranahan sa kanya ang Espiritu ng Diyos, kaya na-deliver niya po yung pagmamahal sa kapwa, pagtulong. Kasi ibang mga reliyon, puro kabig eh, walang tulong eh. Dito po sa grupong ito, talagang ibinabalik yung 10%, tinutulungan, wala kang bahay, binibigyan ka ng bahay, wala kang negosyo, wala kang hanap buhay, binibigyan ka ng hanap buhay, negosyo. So nakikita ko po yung talagang totoo, yung pure at talagang yung pag-serve sa mga kapatiran. So yan po ay sana malaman nila na ito na ngayon po ang bagong pangalan ng ating Panginoon ay narito na po sa aming leader na kung paano po ay anointed siya at nagmamanifest ang Holy Spirit sa kanya, ang Diyos. So yan pong aral ng aming pong grupo ngayon. Okay, salamat sir, salamat po. Thank you so much po sir. Salamat sir, salamat po sir. God bless you po. Salamat po sir.